Try natin bumili sa 7-Eleven. Salamat po. Sa labas na tayo, guys. So, di ko alam. Di ko alam may expect ko sa new normal. Pero, kung nakikita nyo, halos wala pa rin tao sa labas. No? Siguro mas ayos to. Wala masyadong tao. And, so, araw-araw, naglalakad ako papuntang school. Ay, hindi. Papunta lang ng sakayan. Tapos sasakay na tayo ng tricycle. Pero ang kinakabahan ko ngayon, parang walang tricycle tayong nakikita. No? Wala. Wala pa rin masyadong tao sa labas. Which is good. Di ba? Pero ngayon, tingnan natin kung makakasakay tayo ng tricycle. No? Kunti pa lang din yung tao ulit, guys. Di pa rin siya normal. So, ito nga yung sinasabi nila, new normal daw. Pero actually, compare mo, mas madami ng tao sa labas ngayon. Ang problema natin, kung makakahanap tayo ng sakayan dito sa new normal na to. Di ko alam kung ilan ba dapat ang nakasakay sa isang tricycle. Kung isa lang ba or pwede naman dalawa sa likod. Pero sa tingin ko, isa lang. Isa lang yata. Actually, kung normal tong araw na to, late na ako. Kasi hindi pa rin ako nakakasakay ng tricycle. Pero tignan natin kung makakasakay tayo ng tricycle. Libisa po. So ayan, nakasakay na tayo sa tricycle. Hindi ko alam kung ito na ba yung normal. Bawal kasi yatang sumakay ng may kasama sa loob, pati sa likod. So basically, for somehow, sumamahal yung pamasahe. Ito yung tao, guys. Sige, montage muna tayo ng biyahe natin papuntang school. And so nasa area tayo ngayon na boundary. So somehow nandito yung checkpoint. May isang school kasi dito na naging quarantine facility. Naging quarantine facility. Kaya pupunta tayo ngayon sa school. Pero kailangan natin ng daanan. So dito chine-check yung mga papasok sa bayan namin. Ng kung ano man. Medyo nakakatakot tong area to, pero okay lang yun. Wala pa naman nagpo-positive sa bahay namin. Ayan. So nakaka-excited na ulit pumunta ulit sa trabaho, no? Ano kaya itsura ng mga katrabaho ko ngayon? Yun yung pinaka-na-excite ako, eh. Tapos, di ko alam kung normal ba yung magiging trabaho namin. Pero maghahintay pa kami sa mga heads namin kung ano ba yung gagawin. So, may napansin lang ako dito sa sinasakyan. So, meron din silang scheme.
Baba na tayo, guys. Paano po? Sige na po, maski 20 na lang po. Paano na po ang pagsakay? Sarong tao lang po kada driver. Sarong tao lang po talaga. 20 ko nga niyan minimum. Ah, sige po. Pagkano ko naman lang ta. Magabat nga niyan 20 na lang. Sige po. Sige po, salamat po. Mamo, salamat. Mama, ano ako sa iyo. Salamat. And so balik skwelahan tayo. So sa mga di nakakaalam, college teacher po ako. So, ito yung campus namin. So, excited ako pumunta sa faculty office. Hindi ko alam kung sino mga nandun. Walang tao. Walang tao sa faculty office namin. Ako palang yun nandito. Walang tao. Bad trip. Taray ko, di ko mo. So, ito yung workstation namin. At dito ako nakaupo. So ayan. Hi! And so may flag ceremony pa din daw kami kahit alas 8 na. So yun. So kailangan pa rin natin mag-attend nung flag right. No, kako teachers. First day ng new normal. Vlog natin to. So tapos na yung pag-upload nito. So ipapublic na natin. So ganun ako. I-upload ko muna na naka-private. Tapos ipapublic ko na lang whenever. So yun, kain muna tayo. Almusal. Ako, hindi ko alam kung dapat nagbablog pa ako. Late na ako eh. Hindi, kaya pa naman. Yan, lalabas na tayo. Nakaka-excite lobas, no? Pero yun. Siyempre, protection mo rin. Hindi pa rin siya normal. Okay, so... hindi pa rin balik sa cycle yung buong siyudad namin, yung buong bayan namin. Yung transport, yung public utility transport natin, medyo nag-adjust para dito nga sa new normal. So, according kay Kuya, na nasakyan ko, nung tinanong ko siya, yung dating 8 pesos naming pamasahe, 25 pesos na, pag ganun kalayo. Okay, so hindi tayo, wala tayong rights para magreklamo na tumaas yung pamasahe, tumaas yung fare. Kasi yun nga, nag-a-adjust din tayong lahat sa normal. So actually sa tingin ko magandang move yun. Kasi ang pagsakay sa tricycle, isahang tao lang. So ito yung driver, kung nandito yung driver, walang sasakay sa likod, walang sasakay, isa lang ang sasakay sa loob. So yun nga. So, okay naman din. Siguro 25 pesos. Isang sakay na din yun. 24. So, actually, good adjustment na din yun, no? Yun. Tapos, kala ko madaming papasok. Or baka masyado pang maaga. Ayan. So, ang pinaka-pinunta ko talaga dito is kunin yung mga naiwan kong papel. Kasi ang dami ko pang kailangan gawin sa bahay. Tapos, di ko alam kung everyday ba dapat kaming mag-report. So, magtatanong tayo sa head natin kung ano ba yung pinaka-operation natin.
hype sa clouds. It's noon break, kaya yun, alis na din kami ng school. Somehow, ready na yung registrar namin para mag-accommodate ng mga darating. Init! Ayan, so uwi na. So this is the new normal nga. Nag-off-day lang ako, hindi na ako papasok mamaya ng hapon. Actually, kumuha lang ako ng mga gamit ko para mag-continue sa bahay. So yun. Tapos inayos ko na din yung table ko kung napansin nyo. Ayan. Sa mga ano ng school na, ng college namin is yung face mask. So nag-provide siya para sa amin, sa mga faculty, ng sariling face mask. So yun, ang college kasi namin, violet yung purple. Yung kanyang color. Kaya meron kami mga libreng face mask from our college. So good thing din, di ba? Dahil ngayon na tayo nakalabas, try natin bumili sa 7-Eleven. Salamat po. Binilebe. Ayan o, dahil maliit lang na bahay nga itong si Pocot, 7-Eleven lang yung pinakamaayos bilhan. Sad. Ayan, nag-hoard tayo ng pagkain. And so pauwi na tayo. So after matas umuwi, digo na tayo. Diba? So yun. So that's for today's vlog, guys. Ito na ngayong new normal. So first time natin mag-vlog sa labas. Pero okay lang naman, konti yung tao. Kaya nakakapag-vlog tayo ng maayos. So, yun. And so, we're back. Hoy! Hoy! So yun guys, yun nga yung new normal. So meron tayong tatlong natutunan. Una, hindi pa rin normal kahit GCQ na. So konti pa rin yung tao sa labas. And tama yun. And then, isang tricycle, isang pasahero. And yung presyo ng tricycle, yung dating 8 is 20 pesos na. This is Tito Tabs and always keep on...